nakalikot kami, di namin alam, eh, nakikita namin, ha? Okay, ma'am, stay put lang muna tayo. Yung mga ikikwento mo, i-hold lang natin. Dahil, meron daw tayo nakalagay news break kung muna tayo may sponsor po. Salamat po. Okay, don't go away. We'll be right back. Sure, news update ng Hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Oras 11:02 ng umaga, narito ang balita ng Hatid ng Radyo 5. Mari nang mag-operate ang mga hotel at restaurant sa lungsod ng Tagaytay. Ito ay matapos mabalot ng makapal na abo ang mga tourist destination sa lungsod dahil sa pagsabog ng Bulkan Taal. Ayon sa Tagaytay Tourism Council, inilakad na nilang kondisyon sa pagbubukas ng mga hotel at restaurant. Sinabi ni Clyde Giayong, Hepe ng Tagaytay City Disaster Risk Reduction and Management Office, maaaring magbalik operasyon ng mga hotel at restaurant sa Tagaytay City kung malinis na ang lugar sa abo mula sa Taal. Pinatitiyak din ng Department of Tourism sa mga hotel at restaurants ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado at customers. Philippine Standard Time, 11:03 ng umaga. At yan ang balita. Ako si Margie Valdez Bentulan ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon News Update ay inilatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Oras 11:03. Ang oras ay Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Kahit sa anong pangyayari sa Metro Manila, may ulat na kailan ang kaganapan ng mga kamatay niya. Kahit sa malaba, walang humpay ang mapag-uusapan. Kasi mga wala yung recent, ano eh, di ba? Yeah. General,
mismong evacuation route. Right there, oh, LGU yun eh. Hindi, kasi meron niya ang talagang grupo. Kaya naman ay mga on-the-spot ka po. So, kay po, nagtatanungin natin yung tungkol sa yun, ash flow na yan. Tapos eh. Kung statistics nila, hindi, kung anong gagawin first aid eh. First aid. Yes. Okay, dako muna tayo kay ano, kay Matli. Mahimikot na ng masarap na kape. So, ba na kape po? Ito na natin si Bon. Ay, Matli. Yes po, magandang araw po sa lahat. Siyempre na nanonood ay makikinig sa atin. And siyempre po, yung rent for staff and volunteer po natin, tuloy-tuloy po pa rin yung operation natin. Especially dito lang malapit sa studio po natin, yung head office po natin. At sa loob. Oo. Di ba yung makikinig sa Apple Street? Yes po. Wala naman, nalilito ako po. Paano pumasok niya sa ito? Nalilito ako. It's a after. I know, nasa likuran, pero ano yun eh. Talaga? May dancer yung dancer sa EDSA. Meron sa likod po is our logistics center po. Sabihan mo lang yung mga kalapit ninyo kasi minsan nagpa-park yung kotse-kotse sa gilid-gilid ninyo. Yes. O, bawa. Kasi maano kayo eh. Yung kayo yung active na lugar dyan eh. Mamaya may emergency, di ba? Tapos biglang. Eh, si, ano, si Prefect, si Nesty Isla, saan ba siya naka-assign? Si Gov Isla po. Ah, Gov? Siya po ay talagang chairman nung Quezon City chapter. Pero board din po siya dito sa headquarters natin. Kumusta mo ako kay Nesty? Yes, well, sa mga. Okay. Nesty, kung ka lang magpanggap, kaidaran tayo. Okay, now. Gov Nesty, hi. Nadako na tayo ngayon dun sa tinatanong natin kay Matli. Halimbawa, ito na, sa bumagsak na yung mga ashes. Paano ang tamang paraan para abisuhan mo ang isang PWD na mayroong nangyayaring trahedya? Hindi kasi standard ang mga pamamaraan para sa isang may disability. Kasi iba-iba yung level ng antas ng disability, di ba? May iba-ibang type ng disability. So, una, halimbawa, ang pinaka-main na pwedeng agad-agad magawa ay yung membro ng pamilya. Uh-huh. Yung ka-membro ng pamilya. Halimbawa, kasi ang death, for example, no? Death, yung bingi. Yung bingi, no? Eh, pag hindi marunong mag-sign language, yung mga kasama niya, mahirapan siya maunawaan yan. Mm-hmm. Okay.